Purihin ang Panginoon. Thank you po sa ating music team. Thank you, Precious. At salamat po sa bawat isa. Thank you, Kuya Rodel. Mali po yung aking naibigay sa inyo na text, pero ganun pa man, salamat. At nakuha naman. Okay, so ngayong umaga, magandang umaga sa bawat isa. Ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral patungkol po sa ating tema about evangelism or soul winning. Ano nga ba ulit ang evangelism? Ang evangelism, ito po yung pagpapahayag natin ng gospel o ng good news. Ano po? Yung ating pag-witness sa ibang tao. At ano po yung good news, mga kapatid? Ang good news po, ito po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kung ano ang kanyang ginawa na pagliligtas sa bawat isa sa atin. Yun po ang mabuting balita. So ang evangelism ay ang paghayo at pagkwento ng mabuting balita ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. The good news, ano po? Yung good news, yung gospel. The gospel is the good news. Isa lang po yun. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Ama, Lord, we are opening our hearts this morning sa inyo pong mga salita. And we thank you because the Holy Spirit is willing and able to make us understand ng inyong mga salita. At naway, Panginoon, hindi po namin i-resist, but just create in us or give us a teachable heart, a teachable spirit na magsasubmit lamang sa mga katotohanan ng inyong mga salita. Maraming salamat po sa inyong pangunguna sa gawain niyo po sa umagang ito. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So, the last time po na ako po ay nangaral, hinango ko rin po yung aking pagtuturo doon po sa Matthew chapter 28 verses 16 to 26. But this time ay dinagdag ko po yung Matthew 28 verse 1 to 10 ang istorya ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At gusto ko lang po lagyan ng emphasis, no? I would like to emphasize yung mga salita doon na humayo kayo, ibalita ninyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, magmadali kayo, ibalita ninyo sa mga kapatid ko. Ang mga kapatid po dito, maaring ito po yung iba pang mga alagad, or mga kapatid, ibaari ito yung mga taong lubos na sumampalataya, naniwala sa Panginoong Jesucristo. And they are waiting for the result, kung ano nga bang nangyari after na maipako, nailibing, at namatay ang Panginoong Jesucristo. Ano po? So it was a good news talaga. No po? Bakit kaya may good news? Ha? Why is it that there is a good news? Kailangan ng tao ang good news. Kasi, ha? Narinig ko yun. Ano yun? Kasi may bad news. Oo. We need the good news kasi may bad news. Ano po? During the time, ang bad news, namatay ang Panginoong Jesucristo. No po? Namatay ang Panginoong Jesucristo at uncertain, walang kasiguraduhan ang mga alagad kung ano ang mangyayari after na siya ay namatay. And the good news is, he has risen from the dead. After, on the third day, after 3 days, ano po? Siya ay muling nabuhay. At nung dumating yung mga kababaihan doon sa libingan, bigla sabi doon, biglang lumindol ang kapaligiran. At nabuksan yung, at bumaba yung anghel, no? Nakakasilaw siya, bumaba siya, at kanyang binuksan yung libingan, no? Hindi po nangangahulugan, binuksan niya para makalabas ang Panginoong Jesucristo. No. Binuksan niya para makita nila ang katotohanan na wala na ang Panginoong Jesus doon dahil siya ay nabuhay na muli. Hindi po niya binuksan para makalabas ang Panginoong Jesucristo dahil nakita po natin doon sa ating binasa, wala na ang Panginoong Jesus doon.
wala na siya. At nung bumalik sila, nagmamadali para po ibalita na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, mga kapatid, sinalubong sila ng Panginoong Hesus. Ano po? At si ang Panginoong Hesus ay nagpakita sa kanila at ang sabi, humayo kayo. Go and tell my brothers na siya po ay nabuhay na muli. So doon pa lang po ay meron ng command ang Panginoon. Ipamalita niyo na ako ay muling nabuhay. Kasi everybody ay nalungkot, nawala ng pag-asa, alam niyo po 'yon. Alam niyo 'yon, yung bigla na lang isang araw masaya ang lahat. Ano po? Tapos yung parang pandemic ba na kinabukasan pagising natin biglang lockdown lahat ng lugar. 'Di ba? So mahigit pa siguro doon ang kanilang pakiramdam ng mga panahon na 'yon. But there is a good news, mga kapatid. At ano po ito para sa atin? What is the implikasyon ito sa ating mga buhay sa panahon natin ngayon? Kasi natapos na 'yon eh. Tapos na 'yung pagpako. Tapos na 'yung we're just reading the story of the life of Jesus Christ. Pero ano po ito sa atin? Gaano ito kahalaga sa atin? Mga kapatid, napakahalaga po nito maging sa mga taong isisilang pa lang sa mundong ito. Ito po ang ating pag-asa. Ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesukristo at kailangan po natin itong ipag-ingay. Kailangan tayong magmadali at ipagsabi natin ang katotohanan na ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Okay? So, dito po sa aking ngayong umaga, ganun pa rin po, hindi po tayo umalis dun sa title natin, Soul Winning, A Mandate for All Believers. Okay. Mandato, ano po? Ibig sabihin, ito ay pinag-uutos. Regardless kung ang mga mga anak natin, maliliit pa, kung kayo po ay Sunday schooler, kung kayo ay teenager, nag-aaral o nagtratrabaho na, may asawa na, may mga apo na, ito po ay pinag-uutos sa atin, mga kapatid. Maring narinig na natin ito ng matagal na panahon, binibigyan diin ito ng mga churches, ano po, ang hindi po, sabi nga, freely we receive, freely we give. Libre po natin itong tinanggap, ang regalo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, ang buhay na walang hanggan, at hindi po natin ito sasarilinin. Ito ay kailangan nating ibahagi sa iba. Ano po? Ibahagi po natin sa iba. So there are three things or keys, ano po, susi o bagay. There are three things to motivate us to be active soul winners. Ayan. Yung una, the plight of the unsaved, the heart of the believer, and the command of the Savior. Ang kalagayan ng mga hindi pa naligtas o walang Kristo sa kanilang mga puso. The plight of the unsaved. Ang puso ng mga mananampalataya at ang utos ng ating tagapagligtas. Okay, so alam niyo po, napakahalaga, hindi lang mahalaga kundi napakahalaga na sa isang church na nagpapatuloy, no po, na a church that is God-honoring, Christ-centered church community, kailangan po na yung ating mga activities like ang ating feeding program, ang ating Bible study, ang ating widows ministry, ang ating yung ginawa ninyong youth gig ninyo nung nakaraang linggo, lahat po ng activities, yung ating prayer and fasting, yung ating fellowship, women's, men's, fellowship po natin, napakahalaga po na ang intention nito ay soul winning. Hindi po tayo nagpo-program sa church dahil for the sake na may programa ang church. Ano po? Hindi po. Siguro magiging eye-opener ito mula sa akin at sa bawat isa sa atin. Nagpapa-Bible study po tayo sa ating bahay o doon sa inyong community may Bible study doon. Nagkakaroon ng krusada o ano pa mang mga programa regarding church activities. Ano po? Wala po dapat itong ibang intention kung di
ang nabubukod tanging na tangi na tayo ay makadala ng marami pang kaluluwa sa ating Panginoong Jesus. Ano po? That is evangelism. Ito ang tawag na soul winning. Ano po? Yung ating pong pinapahayag ang Panginoong Jesucristo with a very positive thinking na ito ating ginagawa ay magbubunga ng pagha-harvest ng maraming kaluluwa para sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. Dahil ito po yung mandato, mga kapatid. Kung meron tayong tinatawag, ulitin ko lang po, tinatawag natin na the seven last words, no? Yung doon sa krus, yun po yun, hindi pa po yun last words. Ito po yung mga huling kataga, mga sa pananalita ng Panginoong Jesucristo dito po. Nung siya'y nabuhay na muli, 40 days, marami pa po siyang itinuro. So yung ating, di ba parang sa inyo, ganun iniisip nyo? Ganun din iniisip po noon eh, na para bang huling pananalita ng Panginoon, yun yung bago siya namatay. Pero nang muli siyang nabuhay, marami pa po siyang mga salitang iniwan sa mga kanyang mga alagad. And this is the final word. Ito po yung kanyang mandato. Bago po siya inakyat ng Espiritu sa langit, mga kapatid, siya ay nagsabing, humayo kayo. Go! Go! Humayo kayo and make disciples. Gagawin niyo mga tao tulad ninyo. Tulad natin na mananampalataya. Gawin din natin silang mananampalataya. Akayin natin sila sa Panginoong Jesus. Ano po? Alam niyo kasi, napakarami pong ang paniniwala, matibay na paniniwala ng mga manggagawa ng isang it is a well-established fact that when a church loses its passion to reach the lost, the congregation begins to die. Ang isang church na walang pagnanais o walang ginagawa na effort para po maka-reach out sa ibang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo, that church begins to die. Isang patay na church. And thanks be to God kasi hindi po yan ang ating iglesia. No po? We don't belong to that dying church. Kasi meron po tayong ginagawa at meron na po tayong ninanais sa ating mga puso individually. I hope, mga kapatid, na inuumpisan nyo ng manalangin. Hindi tayo kasi yun eh. We just do our responsibility. Nag-i-effort tayo, but the power, the wisdom, the strength, the courage ay nagmumula sa Espiritu ng Diyos na nasa atin. Siya po ang kikilos. If we are willing, the Spirit will lead us. The Spirit will guide us and will teach us what to say. Pakita lang natin, Lord, Panginoon, gawin mo po akong mamamalakaya. Tama? Mamang-aakay. Mamana-malakaya. Tongue twister, ano? Ng mga tao o ng mga kaluluwa. Fishers of men. Gawin tayong mangingisda ng mga kaluluwa ng ating Panginoon Diyos. Ano po, mga kapatid? Hindi yung nakatunganga lang tayo, pinapainit lang natin yung ating bangko, mga kapatid, we have the responsibility to do. Or else, we are a dying believer. Ano po? So, purihin ang Panginoon, patay ang ating pananampalataya pag hindi tayo kumilos. So, tingnan natin yung sinasabi dito, the plight of the unsaved. Ano ba ang kalagayan ng mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos? Mga kapatid, alalahanin po natin, hindi po ito ang kalagayan ng mga churches yung unang panahon. Ano po? At ako po naniniwala na mga kapatid, umpisa ng nahulog si Adan, yung ating unang mga magulang, nahulog sa pagkakasala. Nag-umpisa na po yung misyon
to Saul win. Nalalan niyo po si Noah, no? Panahon ni Noah, ang tagal, 100 years, ang lumipas, 120 years na po. Nangaral pa muna siya ng daang taon bago dumating yung ulan habang ginagawa yung arko. Ano ang reason bakit kailangan niyang mangaral? To save people. Diba soul winning yon? Kailangan maligtas sila. Bago po gunawin na nagkaroon ng destruction ang Sodom at Gomorrah, nag-warning pa ang Panginoong Diyos na kung may mga taong naniniwala sa Kanya, ay ililigtas niya at hindi niya sisirain, di ba po, ang Sodom at Gomorrah. Soul winning. Si Jonah, bakit siya pinapupunta ng Panginoong Diyos sa Nineveh? Kasi nga, masisira yung mapapahamak yung lugar na yun kung hindi niya wawarningan. Hindi niya ipaabot ang salita ng Diyos sa kanila. God is a missionary sender. Nagpapadala po siya ng mga tao, missionaries, para po mawarningan ang isang bayan, ang isang kaharian, ang isang pamilya, ang isang komunidad. Akala nyo ba minsan may nangyayaring mga programa dyan ng mga Kristiyano? Basta na lang sila dumating dyan at nagpo-program, nagko-conduct ng krusada o prayer meeting o ano paman, mga kapatid, maaring may warning ang Diyos. Mga pinapadala sila ng Diyos para po marinig natin ang mabuting balita ng pagliligtas, ng kaligtasan. Ano po? Kung titingnan po natin ang Book of Acts, doon po sa Acts chapter 2 verse 47, kasi, ayan, ang sabi dyan, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao at bawat araw, no, daily, ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. So they're doing the preaching, the teaching of the gospel daily. Araw-araw nilang ginagawa ito. Acts chapter 5 verse 42, ang sabi po dyan, at araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Jesus ang tagapagligtas o ang Misaya. They're doing it daily. Tapos sasabihin natin, meron ng kahapon, meron na naman ngayon. Ano ba yan? Baka lumagpas na kayo sa langit yan ah. No? Hindi po, sila ay sinusunod lang nila yung mandato ng Panginoon sa kanila. They're just doing what Jesus has commanded them to do. Ako hindi bali lumagpas sa langit. At least babagsakan ko langit pa rin. Lalagpas ka sa langit, lalagpas ka kung saan ka mapupunta, babagsak ka sa impyerno, hindi bali na po. Na hindi ako makarating doon, huwag lang ako lumagpas at ang babagsakan ko impyerno. Hindi bali lagpas-lagpas tayo sa langit, pag bumagsak tayo, langit pa rin ang babagsakan natin. Ano po? Sa langit pa rin tayo babagsak. So ang sabi dyan, araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaral. Wala silang ibang pinag-iingay, kundi ang Panginoong Jesus, ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. At alam niyo po ba, meron pang matinding persecution ng mga panahon na yon? Okay, so dako po tayo dito sa kalagayan, the plight of the unsaved. Acts chapter 4 verse 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Mga kapatid, ito po ang kalagayan ng tao. Ang tao ay makasalanan. Walang nakaabot
sa pamantayan ng Diyos. All have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 6 verse 23 and Romans 3 verse 26. Parang nagkaano lang po ano. The wages of sin is death, but the gift of God is ayan o, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus, ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, meron pong kamatayan. Okay. Kuya, na ano na natin yung Romans chapter 5 verse 12? Nabasa na natin. Ayan. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Sino yung tinutukoy dito? Si Adan, di po ba? Dahil sa kanilang pagsuway, pumasok ang kamatayan. Ibig sabihin, hindi po kasama sa plano ng Diyos ang kamatayan nung likhain niyang tao. He intended man to live forever together with God. Kaya lang nga, sila po ay nasubok. At because of their disobedience, kinain po nila yung pinagbabawal na prutas doon po sa aklat ng Genesis. Nalaglag sila, nahulog sila sa pagkakasala. At nawala sa kanila yung wangis ng Diyos. Diba nilikha ang tao sa wangis ng Diyos, but after the fall into sin, nawala sa kanila. God is holy, and because of the disobedience of man, they become unholy. Nasusundan niyo po ako, mga kapatid? At ganun din po ang kamatayan. Kasunod po ng kasalanan ay ang kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan ang tao. Lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. All have sinned and fall short of the glory of God. Ito po ang kalagayan ng tao. Tingnan po natin ang Hebreo chapter 9 verse 27 to 28. Mga kapatid, minsan ko na po itong nasabi at umalag para malag palagi kong sinasabi. Tinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. It is appointed. Sa ibang translation, it is destined to man once to die and after that the judgment. Verse 28. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Okay. So there is death. It's an appointment. Ito ay tinakda ng Diyos, mga kapatid. Nung nakaraan, nagkaroon ng appointment si Dodong sa company niya na papasukan, na babalik doon, no? Dong. So, kailangan mo yung puntahan. Diba? Pinatawag ka. So, you have an appointment there. At naayos mo kasi pinuntahan mo eh. Diba? Okay. Kung tayo po ay sinabi ng doktor, okay, ito yung check-up mo next time. Ang appointment, bigyan kita ng appointment. Ito ha, darating ka dito sa, sabi ng doktor sa akin, pa-check up ka ulit ha, next month, sabi niya sa akin. Ano, sabi ko? Next month po, Dok. Tandaan mo yan, next month, hindi next year. Kasi pa, pagpupunta ako sa kanya, nakakaintindi ka ba, sabi niya sa akin? Sabi ko sa'yo, next month. Eh ano na ngayon, ang tagal-tagal na nito ha, sabi niya. No? Sino ang nagkamali doon? Ako, di ba? Kung may kasalanan. Sabi ng doktor, ulitin ko ha, next month, hindi next year. Ayun. So, September pa yon. Magsi-September na ngayon, hindi pa rin ako nakabalik uli sa kanya. Ewan ko, pagbalik ko doon, sisirmuna na naman ako noon. Ano po? So, it is an appointment. Ano po, mga kapatid? This is the only appointment na ayaw nating pag-usapan. No? Ito yung appointment na
Ayaw nga nating isipin to eh. We don't want to put this into record. Ako pag may mga pangyayari sa bahay, may malaking kalendaryo ako doon. Halimbawa, yung gasol namin na ubos noong June 16, nakalagay doon, gasol. Ang ibig ko sabihin noon, ako lang nakaintindi noon, dyan ang araw na binili ko siya. Okay? So, para malaman ko kung gaano katagal yung kanyang buhay. Halimbawa, halimbawa yung ating church anniversary, kung ano yung mga program, youth gig, nilalagay ko sa kalendaryo. Pero isang bagay na hindi ko maisulat doon, yung aking kamatayan. It's also an appointment, tipo ba? Pero hindi ko siya mailagay. Kasi wala namang nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Pero appointment po yan. Whether we like it or not, it's an appointment with God. Ayaw natin ito lang yung appointment na ayaw nating umattend. Parang ayaw nating i-attendan, di ba? Pwede bang i-ano muna, i-cancel? We want to cancel, no? Parang pwede na, gusto nating i-delay. O kaya ma-late na lang ako dyan sa appointment na yan. Lord, pwede po ba? Pero alam nyo po, death does not respect situations or conditions. Anytime, anywhere, any age, pwede pong mawala ang tao. Ano po? Whether you are rich or you are poor, ikaw man po ay literate or illiterate, mangmang ka man o matalino, mga kapatid, you are a professional or just a simple janitor. Yung tatay ko po, janitor po yung tatay ko noon eh. Nung hindi na po siya, kasi po ang unang-unang kapitan del barrio ng lugar namin. Pero nang nagkaroon ng eskwelahan sa school, naglapay po siyang janitor. Natanggap po siya. Hindi ko po kinakahiya yon. Maganda ka man o pangit, mga kapatid, may sakit o wala. Ikaw man ay isang hari o alipin, matanda o bata, mahina o malakas, mga kapatid, lahat ay mamamatay. May kamatayan ang tao. Sabi po doon, it's an appointed time. Di ba sinasabi ko nga sa inyo, I'm turning 62 itong August, mga kapatid. At iniisip ko kanina nung nasa jeep ako, after 10 years, after 20 years, mga kapatid, 80 years old na ako, tulad ni Nanay Lerma. Nay, tayo ka nga, Nay, sandali. Ayan si Nanay. Palakpakan natin ang buhay ni Nanay. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Nanay. She's 80. She turned 80 June 4, last June 4, Nay, no? Pero malakas pa si Nanay. Lord, sabi ko, Panginoon, patulad ako ni Nanay Lerma, naway malakas pa rin ako, Lord, naglilingkod sa iyo. Diba? Meron tayong sinasabi na, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ano po? Hanggat tayo may hininga? Mga kapatid, ito ang kalagayan ng tao, mamamatay. Regardless of our age, baby man, minsan may mga baby, minsan nasa sinapupunan pa namamatay, kakasilang pa lang namamatay. Ang dami po, ilan po yung mga, ano, yung mga nakaano pa, nakatoga, pero namatay sila. Di ba ang sakit siguro sa magulang noon, ano? Pinag-aral mo ng ilang taon. Tapos, yung pinakaantay-antay mo, tapos na ano lang dahil sa kagagawa ng ibang tao, nasunog, na inano ng ibang tao, no? O kaya may sakit at karamdaman, yan ang kamatayan, mga kapatid. Yan ang kamatayan. And why do people die? Bakit namamatay ang tao? Dahil dun sa Romans 6:23. Ano yon, mga kapatid, ulit? The wages of sin is death. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kung pwede na lang to bayaran ng isang
ng ilang libo, no, Brother Ramon, no? Nagkasala ako, yung ibang piyansa, no? Nagpapiyansa para hindi makulong, di po ba? Why do people go to jail? Why do people are imprisoned? They were imprisoned. Kasi may kasalanan, di ba? Sino dito walang kasalanan? Ha? Walang kasalanan. Tingnan po natin. Mga makasalanan. Because of sin, because that is the penalty of our sin. At anong pagkatapos nun? Sabi doon, the plight of man, of the unsaved, mamamatay sa kanilang kasalanan. Pangalawa, after that, the judgment. May judgment. Hindi lang basta namamatay ang tao, may paghuhukom. May paghuhukom. Yung ating yung kamatayan, physical, at kapag nahusgahan na tayo, nahatulan na tayo, that is our second death. Yun ay ang pangalawang kamatayan. Physical death at saka eternal. Ano po? Alam nyo bang meron pang, sabi ng iba, buti nga pag namatay, tapos ng lahat. Wala na kong utang, wala na kong sakit, wala na konsumisyon ng asawa ko. Ano po? Kaya mamamatay na lang ako. Hindi po ganun eh. Akala lang natin, yun ang tao, pangangatwiran ng tao, pilosopya ng tao. Pero ang katotohanan, merong existence after death. Mabubuhay tayo ulit. Tingnan po natin ang Luke chapter, hindi ko alam kuya kung naano ko yan, Luke chapter 16. 22 to 24, ito po yung nangyari sa mayaman at kay Lazarus. Pareho po silang namatay. Pareho po silang namatay. At inilibing. Ano po? At inilibing. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit. Sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Verse 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, ano po, natanaw ng mayaman si Lazarus sa piling ni Abraham. Can you imagine that? That after you die, your eyes are still open? Mga kapatid, nasabi po dyan. Ano po? So, ang sabi niya sa 24, kaya sumigaw siya, Amang Abraham! Parang ganun, no? Layo kasi nun eh. Maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy. Take note, sa apoy. Sa apoy na ito. Andun po siya sa lugar ng apoy. Mga kapatid, there is consciousness after death. Meron pong conscious ang tao. Nakakaramdam siya, bukas ang kanyang mata. So, man still exists. After death. Akala natin, ano, patay na yan, wala na yung ano. Pero, ang katotohanan, yung spiritual, yung kanyang kaluluwa, yung senses niya, kumpleto. Nakaramdam siya eh. Sabi niya, isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, basain ang aking dila, intact pa yung dila niya. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. All the senses of our body are still functioning and man will face the judgment of God. Anong sabi sa Revelation chapter 28 verse 8? At 21 verse 8, kuya. Singit ko lang ito, kuya. Revelation 21 verses 8, verse 8 lang. Sino yung mga pupunta dito sa pangalawang kamatayan na ito, ha? Anong sabi dyan? Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Mga duwag, yung mga fearful. Ng mga taksil. Mga taksil dyan. Ang mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Ang mga mamamatay tao. Ang mga nakikiapid. Ang mga mangkukulam. May mangkukulam ba dito?
ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at ang lahat ng mga sinungaling. Sinong hindi sinungaling dito? Ano po? Maaring hindi po tayo nangangapid, nangkikiapid, hindi po tayo mamamatay tao. Pero dito sa huli, wala tayong ligtas dito. Ano po? Sino mga hindi sinungaling dito? Papatawag ako ng pulis at ipapakulong ko. Ang magiging bahagi nila ay salawa. Kanina, apoy lang, ito nagsalawa na. Salawa ng nagliliyab na sopre, ito ang pangalawang kamatayan. Lake of fire. Dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, ito po yung ano eh, ito yung plight of man. Ito yung kalagayan ng taong ayaw tanggapin ng Panginoong Hesukristo. They reject the Lord Jesus. Iba yung kanilang paniniwala, iba yung kanilang tinatawagan. Sa iba sila na nagtitiwala. Pag may problema sila, iba yung tinatawagan nila. Ba't ka naglalasing? Problema kung kumari mo, pare. Ang dal-dal kasi. Ano? Naglalasing. Problema ko yung trabaho ko. Iba ang pinupuntahan. Hindi po, punta tayo sa Panginoong Jesus. Sa kanya po tayo magreklamo, sa kanya po tayo dumaing, sa kanya tayo magtiwala. Tutulungan tayo ng ating Diyos, mga kapatid, ano po. So ito po yung kalagayan ng tao na wala Kristo, walang Kristo sa kanilang puso. Sabi po ng hindi ko po ito mga salita, kundi ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. We need to know the word of God. When we reject what the word of God is offering, then our destination is in that place. Diyan tayo pupunta, ang mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos. Bakit ba nalalaman natin ito? Because of the word of God, di po ba? Dahil sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi naman to gawa-gawa lang ng tao eh. Purihin ang Panginoon, there is hope. Doon sa verse 28 ng Hebreo kanina, pagkatapos ng kamatayan at paghahatol o ng hukom, gayon din naman, ito sa verse 28, si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. The Lord Jesus Christ offered Himself. So yung kamatayan ng Panginoong Hesus, yung kanyang pagdurusa, yung kanyang paghihirap, that is our salvation. Ito ang kabayaran ng ating kaligtasan, ng ating mga kasalanan para tayo maligtas. My salvation, your salvation. Sabi doon, the Lord Jesus Christ offered Himself. Si Kristo'y minsang inihandog. Ito po, voluntary, hindi po pinilit ang Diyos. This is His will. Ito ay kanyang kalooban. At dahil sa kanyang, sabi doon, for God so loved the world, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that is the Lord Jesus Christ, ano? That whosoever believe in the Lord Jesus Christ will be saved, will not perish, but have eternal life. Purihin po ang Panginoon. There is hope. May pag-asa, kaya nga tayo yun eh, through us, sa pamamagitan natin, yung ating pagsunod sa salita ng Diyos, humayo kayo, ano yung tinanggap nyo, ibahagi ninyo sa iba, sa inyong mga kamag-anak, sa kapatid mo, may kapatid ka pang hindi Kristiyano, hindi mananampalataya, huwag mo siyang hayaang masadlak at hilahin ni Satanas sa kanyang buhay sa impyerno. Go to your brother, go to your sister. Go to your loved ones, go to your friends. Mga kapatid, ang dami pa po.
last Wednesday, in-invite po ako ng mga kagrupo ko, no, sa, yung naalala nyo, nagpunta ko sa Bohol, no, niyaya, ito yung kagrupo ko sa devotion noon, nung wala pa tayong sarili. Sila yung mga kagrupo ko. At niyaya nila ako sa Rainforest sa Pasig. So, nung nandun na kami, edi, kumakain, ako, nahuli kasi ako. Kumakain na ako. Maya-maya may punta doon. So, pahingin ko ako. Sabi niya ganyan, lalaki po. 42 years old daw siya. Edi, binigyan ni sister ng pagkain, tinapay. Kuya, sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, ano pangalan mo? Ganun. Sabi ko sa kanya, saan ka galing? Tapos, kuya, yung binigay namin sa iyo na tinapay, tinapay yan, magugutom ka ulit. Pag naubos mo yan, mabubusog ka, maya-maya magugutom ka ulit. Pero mayroon kami bibigay sa iyo, tinapay na hindi ka na magugutom pa. Opportunity to witness. Ano po? Alam niyo yung mga taong yun? Alam niyo yun na umaarte lang, no? Para bang akala mo eh, akala mo isang linggo nang hindi nakakain. Hindi naman totoo talaga yun. Ano nga umakyat sa jeep, di po ba? No? Oo. Ang nanay ko dinadialysis, ang asawa ko kailangan ng dugo. Naoperahan, kailangan niya ng 800. Jesus. Mga tao po na sarili lang. Comfort. Kung saan sila masaya, kung saan sila parang maginhawa, walang pagbabanat ng buto. Hindi po, alam niyo yun? Basta ang sa kanila, pag-akyat nila ng jeep, pwede silang kumita ng 20, 50, another jeep na naman, another jeep naman hanggang sa dumilim na, uwi na sila, tapos ang araw, nakadilihensya sila. Ang sabi ko po dun sa taong yun, kuya, sabi ko, yun, just to find out, nung bandang huli, isa din daw pala siya Kristiyano, hindi ko na lang babanggitin yung fellowship niya, no? Kumbaga parang inano mo pa sa alanganin yung inano mo, pinaatinan mong fellowship dahil dyan sa hindi ka nais-nais mong ginagawa, magpapanggap ka, bumalik na naman, umalis siya, maya-maya na umuulan, balik na naman siya dun. Pahingi soft drinks, sabi niya ganyan. So, binigyan siya ng soft drinks. Kuya, sabi ko, alam mo, sabi ko, yung ginagawa mo, huwag ka magpaulan. Ayan, nabasa ka na. Sabi ko gano'n sa kanya. Anhin mo yung paghihingi mo, binibigyan ka nga, nagpapaulan ka. Pag magkasakit ka, mas matindi pa yung abutin mo. Sabi ko, kuya, sabi ko, ingatan mo yung sarili mo. Kasi nasabi niya na nga na alam niya si Jesus, naniniwala siya kay Jesus, ano po. Pero kaya lang nga yung ano eh, alam niyo yun, hindi nagmamanifest. Para bang hindi ka malulugod dun sa ginagawa. Mga kapatid, i-appropriate naman natin yung ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Huwag naman natin siyang ipapahiya. Dahil sa ating mga sinasabi, dahil sa ating mga gawa, na ilalagay natin sa alanganin ang ating Panginoong Jesus. We bear His name. Taglay natin yung Kanyang pangalan. Iangkop natin yung ating mga buhay sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, kung sino tayo. We are the children of God. We live in the kingdom of God. Tayo po'y kasali na sa kaharian ng Diyos. Kaya huwag tayong magmistulang pulubi. Nasabi ko po, may mga pangangailangan tayo. Lumalapit tayo sa kapwa natin. Wala pong masama doon. Pero hindi to the point na para tayong magsisinungaling. Para lang tayo kaawaan. Kung ano lang yung totoo. Actually, yung tumutulong sa atin, kinukonvict din yan sila ng Holy Spirit. Tulungan mo yung kapatid mo. Sa ngayon, ikaw ang may kakayanan tumulong ka. Pagdating ng araw, hindi mo alam yung taong yan, iaangat ng Diyos, makakatulong yan sa kapwa. Or ikaw uli, ikaw naman ang kanyang tutulungan.
Ganun lang po tayo, di po ba? Nagtutulungan, we help one another, we bear one another's burden. Tinutulungan nating anuhin, balikatin yung kabigatan ng bawat isa. We forgive one another. We accept one another. Di po ba, mga kapatid? Ganun tayo tinawag ng Panginoon. At sabi pa doon sa Hebrews chapter 28, ang sabi diyan, siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog. Hindi na po siya, he will not be a sin offering anymore. Si Jesus po, hindi na po siya sin offering sa kanyang pagbabalik. Hindi na siya muling mamamatay dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas sa ang mga naghihintay sa kanya. Are you looking forward for that day na babalik ang Panginoon? And you remain faithful? Mga kapatid, He will not come again at maisisilang muli siya sa sabsaban. Wala na po ganon istorya. Tapos na. Nagawa niya na yung kanyang misyon. Sabi niya, it is finished. Naganap na. Titilestai. Fully paid. Yung utang mo, yung utang ko, yung kasalanan ko, yung kasalanan ng bawat isa sa atin. Fully paid. Burado na. Nabura na. Huwag nyo namang dagdagan ulit. Maglilista na naman kayo. O maglilista na naman tayo. Ano yan? Nabura na lahat yan kasi, mga kapatid. Huwag na nating ulitin. At sabi doon, kapag ganito ang ating ugali, pinapako natin uli ang Panginoong Jesus. We do our own nailing. No? Tayo na mismo. Sabi po sa Hebrews yan, mga kapatid, He will come again as the mighty judge, makapangyarihang hukom. The mighty king, makapangyarihang hari, but still compassionate, filled with love and compassion. Ganyan po ang kalagayan ng tao, mga kapatid. Okay? The heart of the believer, what should be our attitude? Pag sinabing the heart of the believer, mga kapatid, alam nyo, si Pablo, di po ba, si Pablo, meron siyang sinasabi sa Romans chapter 9, verse 1 to 4. So alam nyo na kung bakit kailangan nating magbahagi. Kasi may kamatayan, may paghuhukom, may langit at may impyerno. No po? Sabi sa Romans chapter 9, verse 1, ako'y nagsasabi ng totoo sapagkat ako'y tagasunod ni Kristo. Sabi ni Paul yan, ha? Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi sa patnubay ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Ano kaya itong sinasabi niya? Okay, verse 2. Ito yung sinasabi niya. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Saan? Dahil sa mga kalahi kong Hudyo, si Paul ay Hudyo. Hudyo. Ano tawag doon? Siya po ay isang lehitimong Hudyo. Kumbaga sa Pilipino, kahit ako po isinilang sa Bisaya, sa Bacolod, ako ay Pilipino. No, lehitimong taga-Pilipinas. So si Paul, isang Hudyo. Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mawalay kay Kristo kung ito'y ikabubuti nila. Ganun po yung desire niya, mga kapatid. Hindi bali siyang isa ang mahiwalay at mapahamak, kapalit naman ng mga napakaraming kaluluwa na maligtas lang. Sabi sa verse 4, sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila'y nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang kanyang mga pangako. Kalain mong ano yan, benefit at opportunity sa mga Israelites? Ano po? Tayo, hindi tayo Israelita, mga kapatid. Mga hintil tayo. We belong to the Gentiles. Hindi, ibig sabihin, hindi tayo Hudyo. Ibang lahi tayo. At hindi tayo ang piniling lahi ng Diyos. But how come na nagiging Kristiyano tayo at binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos?
sinasabi doon sa Romans chapter 11 sa gitna banda na tayo po ay mga we are wild, we belong to the wild tree. No? Hindi tayo talaga yung tunay, kumbaga sa puno, hindi tayo nakakabit sa tunay na puno, mga wild tayo, wild olives. But the Jews, itong mga Hudyo na ito, they rejected Jesus. At maraming mga hintil na sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagtuturo ng Panginoong Jesus, sumampalataya sa kanya. At sila ikinabit sa tunay na puno. Ano yan ang nangyari sa atin? When we genuinely, totoong tumanggap, nagtiwala, sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, we were given the right to be called children of God. John 1:12. Ano po, mga kapatid? Binigyan tayo ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos dahil sumampalataya tayo. Dahil naniwala tayo na ang Panginoong Kristo ang siyang tunay na anak ng Diyos na kanyang isinugo dito sa lupa. Nanampalataya tayo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Na iyon ay para sa akin, na iyon ay para sa inyo. Na iyon ang kaligtasan natin, iyon ang kanyang pagbabayad ng ating mga kasalanan. So we become his children. Ito yung sinasabi ni Pablo. Ganyan po yung kanyang puso para lang niya ma-win yung kanyang mga kababayan. Handa siyang mapahamak. Kapalit ang napakarami niyang mga kababayan na sumampalataya lang sa Panginoong Yesus. Kalain niyo yon, ang puso niya. Ano po mga kapatid? Hindi bali nang matampal tayo dyan, masuntok tayo sa kakapapahayag. Ang kulit-kulit mo, umalis ka nga dito. Eh kung lasing video, ano pa yung bahaginan nyo, baka makatikim pa kayo dun, no? Pero sabihin nyo, hindi bali nang masuntok. Hindi bali na kung matalisod dito, ang hirap-hirap pumunta sa lugar na ito. Hindi bali na, no po? Hindi bali nang mapunta ko dito sa napakabaho ng mga lugar ito. Diba sabi ni Pastor, no? Niyakap ng ama yung anak na galing po sa babuyan. Kumakain na ng kaning baboy. Ang dumi na ng kanyang itsura. The prodigal son. But when he came back to his father, the father is full, his heart is filled with love and compassion. Hindi natin ito magagawa, kala nyo, kung wala tayong ganong qualities. Yung love and compassion. Pag-ibig, pagmamahal. Kung tinignan natin ang tao, makasalanan talaga yan. Wala ng pag-asa yan. Ay mga kapatid, hindi tayo makakapag-witness. Hindi mangyayari ang sinasabi ng Panginoon. Si Esteban, tumigil ka na, huwag kang mag-ingay. Ayaw ka naming mapakinggan. No? Sabi doon, pero patuloy pa rin siya sa pag-iingay, sa pagpapahayag ng ginawa ng Panginoong Hesukristo hanggang siya ay pinagbabato, hanggang siya mamatay. Nagkaroon siya ng puso, katulad ng puso ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya, Panginoon, huwag niyo pong ipataw sa kanila ang kasalanang ginawa nila sa akin. Ibig sabihin, Lord, have mercy. Doon sa mga taong nagbabato sa akin, nagbabato sa akin, Panginoon. Doon sa mga taong nagpumatay sa akin, Lord, huwag mo silang hatulan, bagkus, Lord, kahabagan niyo po sila. Yun ang puso natin dapat, mga kapatid. Wala tayong maipagmamalaki kasi ang bawat isa sa atin, kinahabagan lang din ng Diyos. Sino tayo para magmalaki ng ating buhay? Ano po? Kinahabagan lang tayo ng Diyos. The heart of the believer. Sabi po sa Mark chapter 6 verse 34, pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nabag siya sa kanila. Ayan. He was moved with compassion. Nahabag siya sa kanila
sapagkat para silang mga tupang walang pastol, kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Diba? Ang mga tao dyan, wala talaga yan. Kawawa. Isang araw po, nung Webes naman, tumawag po sa akin yung isang kasamahan namin doon sa yung mga kasamahan kong mga senior citizen, mga byuda rin. Tapos habang nag-uusap kami, sabi ko, Mami, pag-pray ko po kayo bago po kami nag-goodbye-goodbye. Pag-pray ko po kayo. Tapos kami mag-pray. Nakita ko yung ano, dumadaan yung kanyang kasambahay. Day, sabi niya kasi Bisaya din yun. Day, sabi niya sa akin, pag-pray mo nga itong aking ano, katulong. Kasi para sa kanya may attitude. Parang ganun. Tapos, halika dito. Sabi niya, halika dito. Pag-pray ka ni Pastora. Ano yun? Video call. Tapos, di umupo na yung ano dyan. Hello, Ate Bing. Sabi ko ganun sa kanya. Good morning. Sabi niya, good morning po. Sabi ko, unang-una, gusto ko sabihin sa'yo, mahal ka ng Panginoong Jesus. Alam mo ba yon? Mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. Tapos, ipag-pray kita. Sabi ko ganun sa kanya. Alam po, in short, nag-share po ako. Nag-share po ako ng kapiraso. Tapos, pinag-pray ko po siya. At habang pinag-pray ko po siya, alam niyo, dumilat ako. Nakita ko po, naglulundagan yung mga luha niya. Iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. And after we prayed, ramdam ko po yung presensya ng Diyos sa aming, habang kami nananalangin. At pagkatapos nun, sabi niya, di, tapos na. Usap-usap pa kami. Ilan ang anak mo, ganito, ganun, ganun. Tapos, lima yata yung anak niya. Tapos, di nung sabi ni Mami, salamat ha. Tapos sabi niya, sige, magtrabaho ka na doon, sabi ni Mami. Tapos, nakikita ko pa rin siya habang nag-uusap kami, nakikita ko pa rin siya doon sa likod, gumaganyan siya sa akin, salamat, yung nagsumisingit siya sa amin. Salamat po, marami pong salamat. Tapos sabi ko, Ate Bing, sabi ko, patuloy kitang ipag-pipray, nilista ko na yung pangalan mo dito, I will be praying for you, we will be praying for you. Tapos sabi niya, mayroon, alam niyo po, mayroon humiiyak na naman siya, mayroon pong nawala, sabi niya, ang napakabigat na sa aking dibdib, nawala po, sabi niya ganun. Parang sabi niya, naumano, gumaan yung aking ulo, yung isip ko po, sabi niya ganyan, ano po. Sabi ko, kasi nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos. Kumilos ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, sinasabi ko po ito, it's not a hindrance. Hindi po, kahit sa, may pagkakataon minsan, yung halimbawa, video call, yung mga, ano, huwag kayong magchismisan. Kapatid, alam mo, ganito, ganun, ganun, yung si kupari mo kasi, ganyan, ganyan, eh, hindi umuwi, hindi yung nagbigay ng sweldo niya, ganyan, ganyan. Imbis po na ipahamak natin, dudugsong tayo para lalong umapoy ang sitwasyon, mga kapatid. Alam mo, wala naman tayong magagawa dyan eh. Kailangan nating dumulog sa Panginoon. Mag-pray tayo. Yayain yung ipanalangin. At huwag naman kayong mag-sermon doon. Hindi pwede yon, no? Siyempre, i-appropriate nyo rin. Itugma nyo rin. Yung mga pangyayari at yung lugar, no? Kung maiksi lang, mag-pray ka agad, mga kapatid. Pray tayo. Bahala si Lord. Pagkatiwala natin kay Lord yan, may pag-asa, basta palagi may pag-asa yan. Mga kapatid, kahit po sa video lang yan, ako po, meron kaming, yung nanay ko si Aracely, kaming magkakapatid, meron kaming nilagay doon, Araklan, yung aming account ba, na nagkoconnect yung mga pamangkin ko doon, kaming magkakapatid, ano. Tapos meron din kami doon sa isa, yung isang, namin yung sa mother side, meron din ako doon sa ano, hindi yun sa aming pamilya, ito naman sa mga tiyo ko, mga pinsan ko, meron din kami doon. Ang pangalan ng aking lola ay si Sayong Rosario, kasi yun eh. Ang lolo ko si Isko, kasi Francisco. Nung una, ano ba yung aming ano, sabi ko, gawin nating Isa. Ang Isa, Isko, Sayong. So, Isa, yon. Meron kaming mga ano doon. Ako po, palagi po ako, everyday. Makikita nyo po yon minsan, mga kapatid sa ating devotional, women's devotional group natin. Nagpapadala po ako sa inyo ng ano, di ba?
ng Word of God, ano, parang inspiration, nagpapadala ako, ayun ang sinisend ko sa kanila. May marami silang usapan, tuwing umaga, good morning, kumusta ka, mga ganun. Pero I always send them yung inspirational, parang inspirational na from the Word of God. Gawin po natin yung mga kapatid. Hindi lang po gaya-gaya, kundi we want to reach out and remind them of the goodness of God. And we want them to see the difference. Yung pagkakaiba natin. Ako, kilala nila ako eh. Pero hindi na ako yung dating kilala nila. Iba na ako ngayon. Kasi Jesus make a difference in my life. Mga kapatid, make them see. Gawin ninyong makita nila ang kaibahan na ginagawa ng Diyos sa buhay ninyo. Ano po? That they too will glorify your Father in heaven. Amen po? Amen. Praise the Lord. Yan. Alam niyo po sa Book of Acts, iwan ko kuya kung sinulat mo yan, pero hindi na po natin yan anuhin. Bubuksan lahat. Sila po ay nagkikita araw-araw, Acts chapter 2 verse 46, daily. They cared daily. They won souls daily. They searched scriptures daily. They increased in number daily. Araw-araw nangyayari ito sa kanila, mga kapatid. Nagkikita-kita, nagfe-fellowship sila. Nagmamalasakitan sila sa bawat isa. Buksan nyo na lang yan sa bahay nyo, ha? Nagsishare sila. They evangelize daily. They search scriptures daily. Nagbabasa. Nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. They increased in number daily. Mga kapatid, hindi pa naman huli ang lahat eh. Pwede pa rin nating ituwid yung ating mga sarili. Yung mga mali sa ating buhay na parang nakasanayan na natin, ganito lang palang pagiging Kristiyano. No. Meron tayong responsibilidad. We have the responsibilities to do. That God has given us that mandate. And that mandate came from the Lord Jesus Christ. It's coming from His heart, His very heart. Mission is the heartbeat of God. Ito ang tibok ng puso ng Diyos. Anong mission yon? To win souls. Palagay nyo, kaya lang namatay ang Panginoon Jesucristo kasi gusto niya lang? Pausos yan, no? Hindi ganun. Hindi po dahil sa kanyang pagmamahal at kahabagan sa bawat isa na kaya po ng Ama ihandog ang kanyang anak. And that is soul winning. Gusto ng Panginoong Diyos na tayong lahat ay madala doon sa kaharian na kanyang pinaghahanda, sa lugar na kanyang pinaghahanda. Okay? The commands of the Savior. Yung nga sabi ko po. Acts chapter 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Anong sabi ni Pastor Jen? Magiging saksi ko sa Jerusalem. That is your origin. Kung saan kayo? Kami, taga-Karangalan kami. Pero ang Jerusalem ko talaga dapat sa Bacolod, sa lugar namin, sa kung saan ako isinilang. Pwede kong balikan yon, mga kapatid. Sa Judea, yung mga, saan yun sabi ni Pastor Jen? Di ko dala yung notebook ko. Ano yung Judea? Yan yung neighbors natin. Ha? Tapos ang Samaria, ibang lugar, no po? At hanggang sa dulo ng daigdig. Mga kapatid, malaki ang daigdig eh. Ay tayo, saan lang tayo nabubuhay? Sa bahay, sa school, sa office, work, bahay.
Pero mayroon ng ano eh, social media. Pwede na kayong makarating sa Saudi, sa Canada, sa Australia, sa Japan, sa Hong Kong. Pwede na tayong makarating kung saan naruroon yung mga taong kakilala natin, pero alam natin hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. Reach them. Through your Facebook, through the Messenger, at pakilala natin ang Panginoong Jesus. Ano po? Mark chapter 16 verse 15. Makikita din po natin yung Matthew 28 na commissioning sa Mark 16:15. Ang sabi diyan, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang ako'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo. Habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao. Mga kapatid, sa lahat ng tao, sabihin nga natin lahat ng tao, ang magandang balita. Yan. Ipangaral natin sa lahat ng tao ang magandang balita. John 20 verse 21, sinabi din po ni John, inulit din po ni John. So lahat ng gospel, Matthew, Mark, Luke, John, meron pong command. Ano po? Sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Okay? Kung paano pong naunawaan ko yung mandato ng Diyos na humayo, humahayo po ako at ginagawa ko rin ito sa inyo. Kinukwento ko to sa inyo, pinapaliwanag po sa atin ng ating mga leaders, ano po, ng ating mga pastor. Ganon din ang ginawa ng Panginoong Jesus. Sinugo siya ng Ama at isinusugo niya rin ang kanyang mga mananampalataya, yung mga taong sumasampalataya sa kanya. Every believer must be a soul winner. Whether you are a businessman, a manager ka man dyan, a politician, a doctor, a attorney, anuman po ang ating kalagayan, mga kapatid, just an ordinary housewife, ano po, kung ikaw man ay may asawa, ikaw man ay balo, ano man po ang ating kalagayan, dito sa church, are you a musician? Ikaw ba ay leader, elder, o ano man po ang kalagayan natin, a believer must be a soul winner. We need to be a soul winner. Ano po? Isa lang po talaga ang bottom line niyan. Tulad ng nasabi ko kanina, tinawag tayo, inutusan tayo ng Diyos. Hindi po ito request, ha, mga kapatid. He is not requesting us na para bang, uy, makisuyo naman ako sa iyo. Sabihan mo naman si ganito, pumunta ka naman sa ganung lugar. Hindi po, go! Ang sabi ng Panginoon, He's not requesting us. Hindi siya nakikiusap lang. Sinusugo niya ang bawat isa sa atin. At alam niyo na, disobedience. Kapag hindi tayo sumunod, mga kapatid, God calls all of His children to soul winning, and not to do so would be sin. Kapag hindi natin ito ginawa, magkakasala tayo sa Kanya. If we do not carry the gospel to those who don't know Christ, or are not outward focused, we are guilty of disobedience. Ito po yung magiging kasalanan natin. Lack of love for Jesus. Not following Christ, not abiding in Christ. Nasulat mo yun, kuya? Ano po? Kapag hindi po natin sinunod, ito po ang ating magiging magigilty po tayo sa ganitong mga kasalanan. Disobedience to the main command of Jesus Christ. Yung command niya kanina, nakita natin yun, ano? Sa, yan. Nabasa na po natin yan. Pangalawa, lack of love for Jesus sa John 14:23-24. Kuya, pwede natin anuhin yan?
basahin. Magtatapos na po ako, mga kapatid. Okay. Dito po sabi ni Panginoong Jesus, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Kasama ba sa salita ng Diyos yung humayo kayo? Kasama po, di po ba? Ayan, so kailangan nating tuparin. Iibigin siya ng aking ama at kami tatahan at mananatili sa kanya. Yan, yung sinasabi ng Panginoon. At 24, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ganun ba yun? Kahit anong pinagpipilit natin, mahal ko ang Diyos, mahal ko si Jesus. Eh kapatid, hindi ka nga marunong sumunod eh. Parang tayo sa mga anak natin, di ba? Ay naku, akala mo naniniwala ako dyan sa I love you mo. Hindi ka nga marunong utusan, hindi ka nga sumusunod. Pag tinatawag ka, hindi ka man sumasagot, para kang walang naririnig. Tapos sasabihin mo, mahal mo ako, tumigil ka. Di po ba parang ganun yan minsan? Ano? Sasabihin ng asawa, pilit na pinipilit na pa papaniwalain si misis na mahal niya. Eh, hindi nga marunong makinig. Ang hindi tumutupad sa akin mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. So, salita ko rin ba to ang aking sinasabi sa inyo? Hindi rin. Salita ito ang ng Diyos na tinanggap ko at sinasabi ko rin sa inyo. Mga kapatid, so we lack love for Jesus if we do not obey His word. Not following Christ. Sabi sa Matthew 4, verse 19, sabi po dyan, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Are we following Christ? May nahuli na ba kayo? Tingnan nyo lambat nyo. Baka hindi nyo pa nga yan na ano eh. Lambat pa rin. Nakatiklop lang dyan. Hindi man lang natin yan naladlad. Ni minsan, ano? Baka nang nandoon sa lambat nyo, pag bukas nyo, puro naipis. Kung ano-ano na yung nalambat doon. Hindi pala kaluluwa ng tao ang nalambat natin. We are not, ibig sabihin, we are guilty of this sin. We are not following Christ. At ang huli po, not abiding in Christ. John 15, verse 1, verse 2, verse 8, and verse 16. Basahin natin. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Look at yourself, mga kapatid. Tingnan natin yung sarili natin. Are we bearing fruit? At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang mamunga pa ng lalong sagana. Bear much fruit. Nililinis tayo. Paano tayo nililinis ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. If we accept His word and do it, makikita niyo may pagbabago. There's a change of heart. There's a change of character. There's a transformation happening in our life. Verse 8, sunod, napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Bearing fruit, bear fruit, much, ano sabi doon, much fruit, masagana, ano po? Bilang aking mga alagad sa pamamagitan ng pagkakaroon ninyo ng masaganang bunga, dito ang aking ama ay napaparangalan at kayo'y magiging mga alagad ko. Verse 16, Hindi ninyo ako pinili. Ako ang pinili, ako kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Mga kapatid, hindi lang pala yung basta nang hihingi tayo. Pati hindi binibigay ng Lord. Ang tagal ko nang hinihingi,
Nahihingi naman ako eh. Sabi niya, seek and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it will be open. The door will be open to you. Ask and you shall receive. Ginawa ko naman yun. Ba't hindi binibigay ng Lord? Noong nakaligtaan tayo, mga kapatid. He has choose us to bear fruit. Not only to bear fruit, to that our fruit will remain. Kailangan manatili yung bunga. Kaya po, sabi ko kay Precious, be, yung mga kabataan na dinala, yung nag-youth gig kayo dito, napakarami nila, di po ba? Napakarami po nila. You have the responsibility, follow up them in prayer. Ang panalangin natin na Lord, sana wala pong may malaglag sa kanila. Sana Panginoon manatili sila. At yung apoy na kanilang natanggap, nung sila ay magkatipon-tipon, manatili. Patuloy na nagniningas ang apoy. Your fruit will remain. Yan ang kalooban ng Diyos. At anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Sikreto to, mga kapatid. Nanireveal na ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Bear fruit. See to it that your fruit remain. And then ask God. Humingi tayo sa Diyos ayon sa kanyang kalooban and it will be given. It will be given to you. Ibibigay ng Diyos. Did we realize it, di ba mga kapatid? Have we realized it? Na-realize na ba natin to? Itong mga pangungusap ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Sana po itong ating pag-aaral ng about soul winning, about evangelism, mga kapatid, ay mag-motivate sa atin. Na po, He's coming again. At sabi niya doon, dyan din po sa John chapter 15, sinasabi niya doon, pagbalik ng Panginoon, may masusumpungan kaya siyang bunga sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos. Lord, hindi ko po alam kung ano po ang nasa isip ng aking mga kapatid. After listening to your message, Lord, sana hindi po ito nagdulot ng kabigatan o anumang confusion. I pray that the Holy Spirit will continue to minister to all of us. Na magiging masaya po kami, Lord, na sumusunod sa inyong mandato, sa inyong pinag-uutos sa bawat isa sa amin. Lord, hindi po ito kabigatan dahil lahat provided muna, Panginoon Diyos. At hindi naman kami ang gagawa nito, kundi you will just be using us as an instrument. Gagamitin mo lang yung aming bibig, Panginoon. Gagamitin mo lang yung aming mga paa para kami makahayo at para mabukas ang aming mga bibig para maibahagi namin ang mabuting balita ng inyong pagliligtas sa sangkatauhan. Lord, salamat po. Andiyan ang banal na Espiritu Santo. You have provided us the power, O God. Our good teacher, our guide that ushers us always into the truth, the word, into the truth of your word. At Lord, empowering us and enabling us to do what you have commanded us, to go and share the good news of salvation, make disciples, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Salamat po, dakilang Ama. Help us, Lord, to dig deeper into your word para kahit kami mag-isa lang, ay lubos naming maunawaan ang inyong mga salita at ang mga bagay na pinag-uutos niyo po sa amin. Salamat po, dakilang Ama. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God.